Huwag kang iinom ng metformin dahil sa adverse effects nito. Yan yung sabi ng kapitbahay mo na wala namang diabetes. So, syempre, hindi naman sila yung magkakaroon ng komplikasyon. Kaya huwag niyong susundin yung payo nila. Mas maganda na magpakonsulta pa rin sa inyong doktor at sundin yung payo o yung mga nirerekomenda o yung niresetang gamot para sa inyo. Totoong ang bawat gamot ay maaaring makitaan ng adverse effects. At kung sinabi nating adverse effect, ito yung mga unexpected o undesirable effect ng mga gamot na kadalasang nangyayari kapag una, kapag mali yung paggamit ng gamot, lalo na yung mga nagsiself-medicate. Pangalawa, kung biglang tinigil yung pag-inom ng gamot nang hindi ipinayo ng doktor. At pangatlo ay ang pagbabago ng dose nito na di rin alam ng yung doktor. Itong adverse effects na to ay maaari naman nating maiwasan kung sumusunod tayo sa inireseta sa atin na ating doktor. So mahalagang uminom ng metformin para ma-regulate ang iyong blood sugar na may gabay ng inyong doktor. Kung bago ka pa lamang umiinom ng metformin, kadalasan na-experience ninyo yung mga common na side effects tulad ng pagduduwal at pagsusuka, pagtatae, pananakit ng tiyan. Minsan pa nga parang nagkakaroon ka ng metallic piece o lasang bakal o kalawang sa iyong bibig. May mga taong nakakaranas dito pero may mga tao rin naman na hindi na ito na-experience. Normal lang naman na maka-experience ito sa mga unang araw ng pag-inom mo ng metformin pero kung hindi tolerated, agad na magpakonsulta sa iyong doktor. Again, ang gusto nating maiwasan ang adverse effects at magkaiba kasi yung adverse effect sa side effect. Dahil lang side effect ay expected yan na maaaring maranasan ng isang pasyente. And then again, yung adverse effect naman ay yung mga unexpected na effect ng isang gamot. Ang metformin ay isang FDA-approved na gamot na ginagamit para ma-manage ang blood sugar levels ng taong may type 2 diabetes. Nire-reseta rin ito sa mga kababaiyang may kondisyon na tinatawag na PCOS. Oo nga pala, kailangan ng reseta para makabili nito sa mga butika. Importanteng magkaroon kasi tayo ng routine na check-up sa doktor kung umiinom tayo ng ganitong gamot para maiwasan nga natin yung mga posibleng adverse effects nito. Bali, yung focus natin sa video na to ay ang mga seryosong side effect ng gamot na metformin. Aalamin natin kung kailan nga ba dapat inumin yung metformin, ano yung mga gamot na bawal isabay dito at marami pang iba. By the way, ako nga pala si Jasper, expert pagdating sa gamot dahil ako ay isang registered pharmacist. At bago tayo magpatuloy, huwag nyo namang kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell icon para maging updated kayo sa mga future video uploads ko. Ang metformin ay nire-reseta ng mga doktor sa mga taong may type 2 na diabetes. Ito ay karaniwang iniinom pagkatapos kumain para maiwasan natin yung side effect ng pananakit ng sikmura. Usually, sinisimulan ang pag-inom ng metformin sa pinakamababang dose ito para maiwasan yung ibang side effects at mas ma-assess ng doktor kung anong dose yung nararapat sa'yo. Kailangan din ang monitoring ng blood sugar mo para malaman if appropriate yung dose na ibinibigay sa'yo. Kung sobra kasi o mataas yung dose ng metformin para sa'yo, ay maaari naman itong magdulot ng hypoglycemia o mababang blood sugar level. At kapag kulang naman yung dose, ay syempre, hindi naman ma-regulate yung blood sugar mo. Kaya importante, sakto lang yung dose para sa'yo na iniinom mo sa pang-araw-araw. So hindi pwedeng, ay yung kapitbahay ko 500 mg lang naman yung iniinom araw-araw, kaya ayun na rin yung dose na iinumin ko. So syempre, depende sa pangangailangan ng individual na katawan ng tao. Magandang i-record mo yung blood sugar result mo kapag nagtitest kayo sa umaga at i-share nyo to sa doktor ninyo para kung magkaroon man kayo ng low level o high level ng blood sugar, matapos uminom ng metformin ay may adjust si doc yung dose na nararapat para sa inyo. Nabanggit natin kanina ang common na side effect ng gamot na metformin tulad ng pagsakit ng sikmura, pagduduwal, pagsusuka at iba pa. Pero ano nga ba yung pinakaseryosong side effect ng metformin? Ito ay ang lactic acidosis. Ang lactic acidosis ay rare pero isang seryosong side effect yan ng metformin. Ito ay considered as life-threatening condition at kapag nagkaroon ka ng lactic acidosis ay maaari kasing magkaroon ng pH imbalance sa ating dugo na nagre-resulta sa organ failure at shock sa ating katawan. Dahil ito sa mataas na lactic
lactate sa ating dugo. Mas mataas ang risk ng mga taong may diabetes na may kondisyon na congestive heart failure at kidney disease na magkaroon ng lactic acidosis at umiinom ng metformin. Kaya mahalaga ang full assessment at monitoring ng doktor bago mag-take ng metformin. Kasi kung meron kang kidney problems, hindi kayang masala ng iyong kidneys ang metformin na maaaring magresulta ng pag-accumulate nito. And the more na nag-accumulate ang metformin, the more na mas mataas ang chance na magkaroon ka ng lactic acidosis. Ganun na rin kung may liver problem ka. Kung mayroon kang lactic acidosis, ay maaari kang makaranas ng rapid breathing o mabilisang paghinga na para kang hinihingal. Pwede ka rin maka-experience ng muscle cramps, sobrang pagkapagod, panghihina, mabilis sa tibok ng puso, panlalamig at iba pa. Kung nakakaranas naman ng mga ito, ay agad na magkonsulta sa inyong doktor. Ano nga ba yung mga bawal kung umiinom ka ng metformin? Ang mga umiinom ng metformin ay dapat nang umiwas sa pag-inom ng alak dahil sa panganib ng bigla ang pagbaba ng asukal sa iyong dugo at pagkakaroon ng lactic acidosis. Ang mga common na gamot naman na bawal isabay sa metformin ay ang thiazide diuretics, antipsychotics, beta blockers tulad ng metoprolol, yung simvastatin, phenytoin at isoniazid. Dahil ang mga gamot na to ay maaaring magdulot ng lalong pagtaas ng blood sugar kapag sinabay mo sa metformin. Ang mga gamot naman na kapag sinabay sa metformin ay maaaring magresulta naman sa pagkakaroon ng lactic acidosis ay ang topiramate, cimetidine at ang pag-inom ng alak. Marami pang ibang mga gamot na maaaring magkaroon ng interaction sa gamot na metformin. Kaya mahalagang sundin ang payo ng inyong doktor o magtanong kayo sa inyong doktor kung may iba kayong mga gamot na iniinom or iinumin para ma-prevent natin yung posibleng drug interactions nila. Ngayon, paano naman kung nakalimutan mong inumin yung gamot na metformin? Ang tawag dito ay missed dose. Kung nakalimutan mo, pwede mo namang habulin ito. Pero kung malapit na yung next dose mo, skip mo na lang. Hindi kasi recommended na mag-dose ka. Mahalagang uminom tayo ng ating gamot na naayon sa nireseta ng inyong doktor. Kung may iba pa kayong mga gamot na gustong inumin, ay mas magandang mahingi ninyo ang rekomendasyon ng inyong doktor. Ang metformin ay first choice medications yan na ginagamit talaga para sa type 2 diabetes. Mahalagang makainom at ma-regulate ang iyong blood sugar level dahil kapag pinabayaan mo naman ito ay maaari naman magresulta sa heart problems, kidney disease, severe nerve damage at pagkabulag dahil sa sobrang pagkalapot ng inyong dugo dahil sa mataas na blood sugar level. Yung iba pa nga nabubulok yung kanilang paa na kailangan pang putulin dahil wala na talagang oxygen supply na nakakarating sa mga blood vessels na kanilang paa. Dahil kapag sobrang malapot ang inyong dugo dahil sa mataas na blood sugar, ay mahihirapan na itong dumaloy sa maliit na ugat na ating katawan. Halimbawa na lang yung blood vessel sa ating mata. Kaya may nababalitaan tayo na nabubulag na isang komplikasyon ng pagkakaroon ng diabetes. Kaya mahalagang sundin natin ang payo ng ating doktor at uminom tayo ng gamot. So, yun lamang po at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang kayo sa ibaba ng video para ito ay aking matugunan. Sasagutin natin yan pero disclaimer lang may mga delays sa pag-reply kasi syempre may iba rin akong ginagawa at may iba rin akong trabaho. So, I hope nakatulong sa inyo tong video na to na mas pangalagaan ang inyong kalusugan at uminom ng gamot na inireseta ng inyong doktor. Iwasan din natin ang pag-self-medicate. Muli as a registered pharmacist, ako ay nagpapaalala na ugaliin magtanong sa inyong doktor o pharmacist patungkol sa inyong gamot para maiwasan natin yung medication error o paglala ng inyong kondisyon. For more drug information, do not forget to subscribe to my YouTube channel. See you and have a great day po. Bye-bye!